Next. Bond funds. Bond funds. Bond na mutual funds. Bond mutual funds. Okay. At number two. Three okay. muna. Ano ka? Hello, everyone. Hello. Yan. So, ano ngayon ang pag-uusapan natin? Ngayon? Ba? Siyempre, yung ating regular fund. Fund ano? Performance. Fund performance. Alright, sige. Quarterly, no? Ah, quarterly, quarterly. Pero yung figures natin nito is year-to-date. Meaning, laging year-to-date. Laging year-to-date. Para at least alam natin kung sino yung mga, kumbaga sa karera, yung parating frontrunner. Meaning year-to-date, ibig sabihin nun, mula nag-umpisa yung January hanggang end of September of this year. Yan. At pinaghiwalay natin ang UITF at saka ang mutual fund. Okay. Yan, magkaiba silang asset class. So, mga positive ba yan? Kasi mga pababa yung may mga negative. Eh. Pero may mga positive din ba? Malalaman natin. Okay. So, ano unahin natin? UITF o mutual fund? UITF muna. Yan. Sige. Sige. So, top three. Each top category. Three. Okay. Yan. So, for money market fund, UITF, at nakuha namin to sa uitf.com.ph. Uh-oh. Okay? At number three is AB Capital Short-Term Fund at 1.56%. Okay. Yan, mga money market funds. Okay? Number two, at UCP, at 1.71% is UCPB. UCPB Cash Management Fund. And number one is RCBC Savings Bank Peso Money Market UITF. Hiningal ako dun, ha? At 1.87% year-to-date. Okay. So, yung money market fund, low low risk. Very, very low risk. UITF. Very, very conservative and investment yan. Ang number one is at 1.87%. Oo. Ibig sabihin, mula January, kung nag-invest ka dito, mula January, tapos hanggang end of September, meron ka ng 1.87% na return. Which net. Is very much higher than the regular savings. Oo. Oh, oh, kasi diba 0.5% to 1% lang, diba? 0.25 nga lang ngayon, eh. Oo, oh, yun. So, pwede na to. For ano, for funds na emergency fund. Yan, pwede nyo. Yan, sa money market fund. Money market fund. Okay. Meron tayong medium-term bond. Yan, okay. Mga UITF. Mga more or less 2 years ang term ng bond, no? Okay. Isa lang yung lumabas kasi. It's the Diamond Fund of Philippine wow. Business Bank. At minus 1.52%. So medyo negative siya kasi. Kasi medyo yung bonds medyo 2 years na, medyo pag tumatakbo na kasi na more than 1 year yung bond, may risk ka na niyan. Mm-hmm. So medyo subject to market volatility na 'yan. Yan. Okay, we have long-term bond fund naman. Ito yung mga bond na sabihin na lang natin na mga 3 to 7 years yung tinatawag na ano ba, paano ba to? Investment horizon? More or less yung laman nila is mga 3 to 7 years yung laman. Yung mga niya, or duration yun. Mga more or less parang ganun, pero mahaba-habang discussion pa rin yan. At number 2 is from Bank of Commerce, the Diversity Peso Bond Fund at minus 3.05%. Mm-hmm. And UCPB at number 1, no? UCPB Peso Bond Fund at minus 1.69%. Mm. So bakit nga ba nagiging negative ang bond fund? Well, kasi right now, no, paakyat ang interest rate, no, paakyat ang interest rate environment, tapos inflation rate mataas din. So all of these are kind of it negatively affects mga bonds, most especially yung mga bonds na sabihin na lang natin na long duration o yung mga bonds na na matatapos in more than 7 years pa. So ibig sabihin, pag ganun, mas sensitive sila sa interest rate movement. So mas magalaw sila. Kaya okay. Naging negative sila. Yan. Okay, balance funds. Okay. Okay. Medyo negative to eh. Oo, of course. Kasi daw sobrang market. Laking negative yan. Okay, but dahil balance funds sila, is that as much? Okay, at number 3 is Philippine Bank of Communications Best Balance Fund. Ganda ng pangalan. Pero hindi siya yung best. Hindi, third best. At minus 7.8%. Yan. Second place. Oh, galing ha. UCPB again. UCPB ulit. UCPB Balance Fund at minus 7.48%. And number 1 is AB Capital Balanced Fund at minus 1.98%. So, ang baba lang nung binaba niya. 1.98%. Negative. Oh. Kung iko-compare mo sa sabi natin sa stock market,
Ah, mas malaki. Mas malaki. So, kumbaga, pagdaon ng market, ang ranking mo niyan is yung pinakamali. Kung lahat sila negative, yung pinakamali na negative. Ibig sabihin, it did not go down as much. Yeah. Equity fund. Equity fund at number 3. Oh, galing ha. UCPB, high dividend fund at minus 11.05%. Yes. Number 2, UCPB pa rin, no? UCPB equity fund at minus 11.04%. And number 1 is AB Capital Equity Fund at minus 7.77%. Oh, galing ha? Ano bang index nung beginning of the year? Matandaan mo ba? Hindi ko matandaan. Mga 7,000 teramos ata or basta hindi ko matandaan. So, ilang percent na ba ang binaba ng stock market since January? Mga siguro 14 na siguro. Mga ganyan. Thereabouts 14, mga 14%, di ba? Oo. So, yeah. Katulad itong number 1 natin sa UITF Equity Fund na negative 7.7% lang. So, ibig sabihin, hindi siya bumaba as much. Oo. So kasi baka sinabi nila, ba't ako mag-invest dyan, eh negative siya. Ibig sabihin, may advance mag-isip yung fund manager. Baka lang, no, pupwede na nag-profit take siya nung high. Oo. So, kumbaga, medyo umiwas na siya sa market, kaya hindi na siya bumaba as much. Or a large portion of the portfolio is naka-cash lang, no? Or naka-bond, so hindi rin siya bumaba as much. Or pwede rin yung laman niya is not na mga aggressive stocks, pwede rin ganun. Although, yeah, but I would hazard sa portfolio yan. Alright. Yan. Mutual fund naman tayo. Okay. Okay, unahin natin ang money market mutual fund. Alright. Tatlo lang naman sila eh. At so, number three, Philam Managed Income Fund at 1.24%. Positive. Positive, okay. Yan. Number 2 is ALFM Money Market Fund at 1.84%. Alright. And number 1 is Sun Life Prosperity. Money Market Fund at 1.92%. Oh, mas malaki yung kinita ng mutual fund, Money Market Fund, dun sa UITF. Kasi kanina, di ba, si EB Capital is 1.87. Oo, natandaan mo siya. Oo nga, 1.87. RCBC Savings pala. Pero si Sun Life sa Money Market Fund 1.92. Yeah. So, 'di ba, konti lang yung difference. Konti lang ang difference. So, kaya nga sinasabi namin, anong bang pipili mo, UITF or mutual fund? Siguro kung saan mas convenient. And if you have extra money, invest in both. Oh, like diba? For example, kunwari nabanggit yung isa sa mga funds is nagbabangko na kayo doon, mas madali mag-invest. Lalo kung maliit lang ang difference. Oo. 'Di ba? So, pwede na 'yon. Next, bond funds, mutual funds. Bond mutual fund. Okay. At number 2. 3 okay. Muna. Ano nga? Number 3 siya. Okay, at minus 0.08%. Meet lang. Is First Metro Save and Learn Fixed Income Fund. Okay. Yan. At number 2 is ALFM Peso Bond Fund at positive 1.33%. Okay. And oh, laki number ng difference. Number 1 is Coco Life Fixed Income Fund at 4%. Ma, gali si Coco bakit, Life, ha? Bakit 4% yun? Alam ko kasi si Coco Life meron ding portion nito na may loan. Nagpapaloan. So, syempre, pag nagpapaloan ka, mas mataas ang interest. So, kasi ang bonds, by nature, these are debt. Yes. Diba? Oo, mga utang yan. Oo. But si Coco Life, meron din sila... A portion of the fund is being used for loans. For kaya loans. Siguro 4%. Mm-hmm. Mataas yun, ha? Mataas so yun. Actually, aside from the numbers, it's something that they can also be aware of. No? Yeah. Ano ba yung underlying. Laki? Underlying. Laki na lang. Laki ng diferensya with others. Kumari, yung lahat ng funds, negative growth tapos may nag-iisa na sobrang lataas sa positive. Nako, medyo di ba? Medyo nakakabay. What are they smoking? Oo. So katulad nito si Coco Life natatanging plus 4% so, na malaki-laki, di ba? Tingnan niyo rin yung laman. So you have to know the difference. Yes. Okay. Knowledge is power. Next, balance fund, mutual fund. At number, of course, negative. No? At number 3 is Sun Life Prosperity Dynamic Fund at minus 10.04%. Uh-huh. Okay, number 2 is First Metro Save and Earn Equity Balance Fund at minus 9.77%. And number 1, Sun Life ulit ha. Sun Life of Canada Prosperity Balance Fund at minus 9.76%. Ano yung mga performance ng mga balance funds sa UITF? Kanina? Sa UITF? Siyempre nakalimutan ko na yan.
puro negative din. Ano mga anong negative 7? Minus 7. Oh, so si itong mga mutual fund two. Mga si MF mga minus 12, minus 13. Oh, so pagdating sa balance fund, mas ang mga minus 9, mga minus 10. Oh, so pagdating sa balance fund, yung UITF yung oh, medyo lamado. Medyo lamang ngayon, no? Yeah. So sa equity funds, equity sa fund. Stock market funds. At number 3 is field equity fund at minus 12.6%. Okay. Yeah, number 2. Oh, Pacquiao, field equity ulit. Field equity, dividend yield fund at minus 12.31%. Uh-huh. And number 1 is United Fund Inc at minus 11.97%. Mm, so hindi masyadong bumaba. Kung i-compare natin sa UITF, mas hindi masyado bumaba yung mga UITF din. Mm. Yes. So okay. Yon ang ating fund performance for year to date and September quarter 3. Ending third quarter. Ending third quarter. Yan. Dahil marami kasi nagtatanong eh, di ba? Sa ano YouTube, sa FB, ganyan. Kung, okay, by the way, no, we have a FB page, Wealth Archie, so you can message us. Saka Instagram. Oh, saka Instagram pala. Just this new one. No? So yeah, oh, kasi marami nagtatanong, saan fan ba okay? Saan ba pwede mag-start? So you can consider these funds as well. Of course, dapat tingnan din nila yung mga past videos natin, yes, sa fan performance in our playlist para makita nyo rin, no, kung sino din yung consistent. Yes. Yon. Look also for consistency in fan performance. Hindi lang yung at that date siya yung best. Kasi nakita ko talaga, Fitz, no, wala talagang siya yung number one parate. Tama. Actually, may naalala ako na may bangko na sila talaga yung number one sa yung mga UITF performance mga 3 years ago. Ah, okay. Oh. 3 years ago. So, I know a lot of people opened a UITF investment account doon sa bangko na yon. Parang alam ko yan. Pero for the past 2 years, wala na sila sa top 5, di ba? So, may letrang... Wag ko sabihin. May letter iba yan? Siguro, oo. Okay. But, yun nga, that means na siguro porket yan, number one... Blank bank. Porket number one sila ngayon, hindi ibig sabihin maganda na siya. You have to consider yung performance nung particular fund for the past several years. Kung consistently ba siya nasa top 5, yes, di ba? At least man lang nasa top 5 or top 3, di ba? Pastor, siguro pwede natin pag-usapan next time, no? Ano yung mga dapat tingnan sa fund? Okay, pwede rin. Like size ng assets, di ba? Yung return, tapos fund manager turnover. Mga medyo advanced, technical. Mga advanced tayo ng konti. Alright, sige. Alright, so I hope you like this video. Yes. And it has helped you in your decision on where to invest. Yep. And if you like this, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And please don't forget to subscribe. Bye.